Kumusta ang lahat? Welcome po sa panibagong video. Kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share kung may mga nagustuhan kayong video. So, kung naalala niyo yung last live ko, meron akong biniling phone, 'di ba? So, pang-giveaway natin 'yon. So, hintayin natin mag 50,000 subscribers para ma-raffle na natin 'yon. Ngayon, sa video na 'to, ang gagawin ko ay pag-uusapan natin kung ano yung pinagkaiba ng or ano ang mas maganda, anong pinagkaiba ng Shell at saka Rapidi. Loyal po ako sa Shell and loyal din po ako sa Rapidi. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung advantage sa Shell, anong advantage sa Rapidi. Diba? Marami pong nagtatanong sa akin kung saan daw po ba yung magandang magpa-change oil sa labas kasi namamahala na raw sila sa kasa. So dahil nagpapa-change oil naman ako sa Shell, nagpapa-change oil din ako sa Rapidi, sasabihin ko sa inyo alin sa kanila yung maganda sa price, sa service, or sa mga ginagawa sa sasakyan. Yan sasabihin ko po sa inyo. Nasa inyo na yun kung alin yung sa palagay nyo na maganda sa dalawang pinagpa-servicean ko. Okay? So, kagaling ko lang ng office. Tapos, ngayon pupunta ako ng Rapidi Kalayaan para magpa-change oil nito. Baka magpapalit na rin ako ng transmission oil, differential oil. Yan. So, tara, bahala na kung ano yung ipapagawa ko. Kasi mura lang naman yung sa Rapidi. Okay? So, let's go guys. Medyo matigas yan. Medyo matigas. Kalawang. Oo nga, kailangan ma-undercoat. Ito, mabilis manakaw to. Saan? Ito, tabi nyo, nag-undercoat? Ah, talaga? Sige nga, tanong ako. Yung sabi? Inquire tayo ng ano, undercoat. For 2017. Pag undercoat ano yung porto na yan? Anong sasakyan yan? Walang nakalagay. Wala sir, kasi pag dito kotse yan. Ah, kotse. Pick up lang yan. Kotse yan, nasa 3 na yan sir. Ha? 3? Rapidi Timog kasi punong-puno yung ano kanina, Rapidi Kalayaan. Okay pa. So, nailinis yung brake, yun, ang dumi yun. And so, ito yung nagustuhan ko sa ano, sa Rapidi kasi nililinis nila yung brake nang walang kasamang charge. So walang charge yan. So sa iba kasi meron siyang charge. Yan, so i-explain ko na lang mamaya. Okay pa kaya yung kain ko ng ano? No, okay. Kasi pinalitan ko ng Bendix to eh. Yung pad? Oo. Dati kasi hindi magandang kain yan eh. Matagal din nalinisan eh.
naka-adjust po ako ng brake. Ay, yung handbrake medyo mataas na eh. Yun, makapal pa naman. Ayan, makapal pa. So ayun na guys, tapos na pong mag-change oil. So ang ginastos ko lang is 2,150 pesos. So yan lang yung ginagastos ko sa Rapide pag nagpa-change oil ako. Ayan. So ito yung breakdown nya. So regular lang po yung kinakarga ko lagi guys dito sa Rapide, kasi mas gusto ko yung regular lang kaysa sa mga fully synthetic na paabutin mo ng ilang kilometers, di ba? So ayun guys, pa-uwi na po ako. Pa-uwi. Hindi pa pala ako uwi. Pupunta pa lang ako ng opisina. Habang papunta ako doon, usap muna tayo, no. Sabi ko nga kanina, sabihin ko sa inyo yung kaibahan ng Shell at saka sa Rapide. Okay? So, sa dalawang shop na yan, nagpapachange oil ako. So, ganito lang kamura guys, magpachange oil. Right. So, pag-uusapan natin para may idea rin kayo, no? Anong kaibahan sa Shell at sa Rapide. So, una, sa Shell, bawat parts na ipapalagay mo or ganun, meron silang labor. Yan. Sa Rapide naman walang ganun. So, kung may ipapalagay ka, libre na yung labor noon. Halimbawa, magpapa-change oil ka, libre na yung labor noon. Halimbawa, nagpapachange oil ka, tapos magpapalit ka ng transmission oil, differential oil, lahat. Kung may idadagdag ka man, wala na po yung charge sa labor. So, yun yung kaibahan. Pag sa Shell ka naman, bawat ipapagawa mo, may charge. Ganun siya. Halimbawa, ipapa-adjust mo yung brake mo, ipapa-adjust mo yung handbrake mo, magpapalinis ka ng brake. Yan. Sa Shell, meron yung charge. Pero sa Rapide, libre siya. Yan. So, yun yung kagandahan niya. Tulad dito, pinapa-adjust ko kanina yung handbrake kasi medyo mataas na siya. Tapos, pag nagkalahati lang ako sa pag-angat, gumagalaw pa rin yung sasakyan ko. So, yun yung kaibahan sa price. Medyo mababa yung price ni Rapide compare sa Shell. So, lilinawin ko lang, walang sinisiraan dito. Nagpapagawa rin ako sa Shell. Nagpapagawa rin ako sa Rapide. Last time, sunod-sunod, apat na sasakyan sa Shell ko pinapagawa. Baka next time sa Shell naman ako. So, itong video na to, itong vlog na to, ay ano lang, para magkaroon lang kayo ng idea kung alin ang mas magugustuhan nyo. Diba? So, yun nga, nasabi ko na, sa Shell, kung may ipapalagay ka, may ibang charge, may labor yun. Sa Rapide, wala. Libre. Katulad ko, magpapachange oil ako, magpapalit ako ng transmission oil, magpapalit ako ng differential oil, lahat ng yon, yung oil lang yung babayaran nyo. Wala ng labor yon. Yan. So, yun, sana maliwanag sa inyo. At saka sa, yun nga, paulit-ulit ako yung price, malaki yung diferensya nila. Yan. So, pag sa Shell, alam ko nung nagpa-change oil ako last time nitong Fortuner, nasa 3,000 plus yung binayaran ko. Tapos,
dito sa Rapid ngayon 2150 lang. So 'di ba may isang upload ako dati na marami ding views. Yung ano ba yung title ng vlog ko na yon, yung bakit hindi na ako nagpapa-change oil sa kasa. Ayun. Magkano lang yung ginastos ko doon? 19 lang ata. Kasi nagka-promo din sila noong time na yon. Yan, so maganda na po ulit ng takbo ng Fortuner ko. So change oil lang, change oil, linis ng basta change oil lang muna ang ginawa ko. Kasi alam ko naman yung mga dapat papalitan eh. So nag-canvas na rin ako sa kanila ng clutch package kasi itong Fortuner ko nagsa-sliding na siya. So halimbawa tatakbo ako ng 100 kph ganun. Tapos mag-downshift ako. Pag 2000 RPM siya, nagsa-slide na siya. Kumbaga, ibig sabihin noon, inaapakan ko yung gas niya at 2000 RPM. Wala siyang hatak. Yan, wala siyang hatak. Nagsa-slide na yung clutch. Ang ginawa ko, nag-canvas ako sa kanila, wala pa daw silang replacement part sa clutch. Original daw. Yan, so siyempre dapat original yung pipiliin natin. So sa isang branch ang quotation sa akin is 27,000, tapos dito sa Timog ang quotation sa akin is 33,000. Yun, nandito yung ano ko eh. Yan. Wait lang, may picture na ako kasi may kaklap ako sa Fortuner. OM number 557. Yan. OM 557. Lasing ko na, sana magkahabol pa ako sa video. Kailangan kong pumunta ng bangko. Yan, so yun lang guys. Nasa kalayaan pala ako kanina. Rapid kalayaan kung saan doon ako nagpapa-service. Kaso lang, yung isang lifter nila is may nakasalang na papalitan ng flywheel. So hindi na ako makakahabol. So may tatlo pang nakapila doon na i-change oil din. Pwede na ako makahabol. So nagtanong ako kung saan yung ibang branch nila na same management lang. Kasi baka sa iba, hindi ko kasi alam kung sa ibang branch ng Rapid kung may ipapagawa kang ibang parts ng sasakyan. Hindi ko alam kung i-charge nila. Kasi last time nandun ako sa Rapid Baisa, sa may Project 8 ba yun? Yan. So nasubukan ko doon, hindi nga sila parehas ng tawag nito, hindi sila parehas ng service. So katulad sa Shell, meron siyang charge, may labor yung bawat parts na ipapagawa mo. Yan. So hindi siya parehas guys ha. Sa Shell may charge, sa Rapid ibang Rapid may charge. So hindi ko alam kung lahat ba ng branch ng Rapid ay ganoon, kasi dito sa kalayaan Quezon City malapit sa circle, ganoon nga libre yung mga labor sa mga ipapagawa mo. Yan. So yun yung kagandahan doon, yun yung isa sa mga advantage pag nasa Rapid ka. Yan. So ulitin ko ulit, hindi ko alam kung lahat ng branch ng Rapid ay ganun. Okay, so malinaw yan ha. Kasi yung Rapid naman, hindi naman isa lang yung may-ari. So franchise yan. So hindi natin alam kung ano yung policy ng ibang branch. So itong sinasabi ko ay branch lang ng Timog. Branch lang ng Timog at branch ng Kalayaan. Yan. So makikita nyo naman yan. So kung gusto nyo magpa-change oil, gusto nyo magatipid na lahat ginagawa, linis ng brake, adjust ng brake, kung anong ipapagawa nyo, gagawin naman nila. Yan. So malaking advantage yon, malaking tipid yon para sa ating mga may sasakyan, di ba? Sa mga nagtatanong sa akin kung alin yung mas maganda, Shell or Rapid, kayo na mag-decide. Kayo na mag-decide nun. Sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga
ginagawa nila. Okay? So, guys, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe. At abangan po ang ating raffle para sa phone. Okay? So, maraming salamat. Kunting-kunti na lang 50,000 subscribers na po tayo. Yan. So, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Yan. So, God bless, guys.